Christ. Therefore, honor your God with your body. Kaya dapat lagi tayong healthy. Alagaan po natin ang katawan natin dahil hindi ito atin. Tinahiram lang po sa atin ang Panginoon. Amen po. Kaya lang doon lagi makikita natin na, makikita po natin na, alam, may mga wisdom eh. Alam mo naman bawal eh. Kain ka pa ng kain ng ganun. So, alam mo naman hindi ka pwede pumunta doon, pero pumunta ka pa rin doon. Kasi yung wisdom wala. Wala yung Santo Espiritu. Kaya lagi tayo mag-depend sa power of the Holy Spirit. At tuturuan tayo para tayo mamuhay. Ayon sa kalooban ng Diyos, in a right living with God. Amen. So, naintindihan po natin yung number one. Yung bulong ng kaaway, you are soaked with the Holy Spirit, you are filled with the Holy Spirit, you will not agree what the devil is saying. Tandaan po natin yan. Kaya paglabas po natin dito, alam mo natin gagawin natin. Huwag tayo mag-agreed sa ano. Kasi may isa, kung pasok niya sa Diyos, talagang parang mahilo eh. Talagang, pero paglabas ng camp, ganun ka na agad, nag-iiba na agad ang kulay paglabas ng church eh. So kailangan tayo landon lagi na yung consistent natin sa pagiging anak ng Panginoon. Amen. Dahil tinanggap na natin siya. So ituloy-tuloy na po natin. So number two po is you will be courageous. God has not given a spirit of fear but of power and of love and a sound mind. So ito po, huwag po tayo matakot mag-serve sa people. Huwag po tayo matakot mag-share ng God's salvation. Minsan, takot tayo mag-invite, baka tayo mapahiya, takot tayo mag-share, baka tayo ma-reject. Ilang beses na po nangyari sa akin, ma-reject ako. And then, minsan nga, sa pagputas ng kamay, nahiya tayo. Natatakot tayo, baka mami, hindi ka kilala ko dito, tatawa na ako eh. Kung nagyong ka pala, PTL ka pala, praise the Lord ka pala. Ayaw nating aminin tayo born again. Pagdating sa ano, tinatatuan natin, hindi tayo si Peter. Na pagkadating ng araw, kilala ko yung tao na yan. Hindi ko kilala yan. Dinideny niya si Jesus Christ. Yun ang nangyari sa atin. Minsan, sasabihin natin, nakikisama lang tayo, kaya tayo pumunta doon. Pero, nakikita tayo ng Panginoon. Kaya, ngayon pa lang, ayusin na po natin yung buhay natin. It can be for specific times and assignments. Ito po yung power ng Holy Spirit. Ito, naalala niyo po si Peter. Di ba si Peter ngayon nag-deny kay Jesus Christ? Pero pagdating doon sa Acts 4:8, di ba naging ano siya, naging bold. Nag-proclaim siya doon. Sabi niya, kayo mga leaders, panahon kayo. Sinabi niya, nandoon yung ano, hindi siya nahiya kahit may mga maraming tao. Yun yung filled with the Holy Spirit. Kahit na marasa maraming tao tayo, kahit mga amo natin, kaya natin siya rin ang salita ng Diyos. Kahit bago lang natin sila nakita, kaya natin makipag-usap, i-encourage natin sila, magkaroon tayo ng compassion. Ang mahirap kasi sa atin, ito pong mahirap na, nung ako'y bago pa lang din po, ano, kaya ako takot mag-share, kaya ako takot mag-invite. Dahil nga, mga kaibigan ko, yung mga, alam yung mga dating ugali natin ay ganun din. Di ba takot tayong iyain sila? Dahil ganun, ang pinipili natin, hindi, madali na natin. Gusto natin i-please yung mga tao. The people are good when you serve them. Diba? Good sila sa'yo pag sinerban mo siya. They will destroy you when you seek to please them. Dapat ang pinipless natin si God. And without the Holy Spirit, you will become a people pleaser. Nagiging people pleaser lang po tayo. You will live your life for their approval, but you will die your life with their rejection. Panginoon, lagi natin ang pinipis. May reward tayo sa Panginoon. At hindi ito mawawala ng kabulan. Lahat na po ng ginagawa natin dito, mula dito sa pagsimba na ito, mula sa pag-attend natin sa mga cell group, hindi po ito nawawala ng kabulan sa Panginoon. At ang pinipis po natin dito ay ang Diyos, hindi ang tao. Amen. At yun po, tinuturoan po tayo ng Panginoon dito. When you are filled with the Holy Spirit, you serve, you love them, and share the salvation. Ito po, wag din po tayong matakot sa pagbibigay ng tithes. Ito po yung don't be afraid to give God your 10% or yung offering po natin. Test Him and you will lack nothing. I-test po natin ng Panginoon. Subok na po namin yan. Subok na natin lahat. Lato po tayo na nandito. Bakit po? Pag inuna po natin ng Panginoon, yung protection minsan na
padala ka ng padala sa Pilipinas, at hindi pa rin sapat, kulang pa rin, ang dami kong bayarin, lahat hindi ginagawa mo, pero hindi pa rin nagkakasya, kasi nga, yung protection ng Panginoon, wala. Pero once na inuna mo ang Panginoon, hindi mo na mamalayan, bakit hindi mo na kailangan pera, yung palang dati mong pinapadala sa trabaho niya. Ang Diyos kasi yung sumasagot doon. Tapos yung dati mong pinapadala ng may sarili, isang araw magugulat ka, hindi mo na pinapadala dahil pala, gumaling na pala, at nagkatrabaho na niya. Yung ganun kumilos ang kamay ng Panginoon, napakalaki ng kamay ng Panginoon, kaya huwag po tayo matakot. Dahil matakot tayo, pag nagkasakit tayo, hindi tayo makakatrabaho. Mas malaki ang nawawala. Naalala ko ba yung isang katuruan doon sa Tyson, no? Sabi na, anong gusto niyo? Magbigay kayo ng 10% o bumastos kayo ng 1 million para doon sa cancer na sakit niyo. Diba nung dumaan yung COVID, may mga gumastos na 1.7, pailigtas lang yung buhay, pero hindi pa rin nakaligtas. Pero yung iba, nakaligtas din, pero gumastos pa rin ang mas malaki. Dahil napakahalaga ng buhay. Pero kung yung protection ng Panginoon na nandoon, kayang-kaya niyang pagaling kahit anong klase ng sakit yan, kahit COVID man yan, kahit cancer man yan, kahit AIDS man yan, kung anong mang karamdaman yan, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon. Because God will protect us. Unahin natin ang Panginoon. So, yung pagiging courageous po, hindi po ibig sabihin ay tumatapang tayo. Sabi niya dito sa Ephesians 5.18, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Iyan ang sinasabi ko. Hindi ibig sabihin ay matapang ka. Sinabi dito, be courageous, ay matapang ka dahil lasing ka. Nakita ko na po yan, yung hindi ko na sabihin ko sino. Sa amin po sa Pilipinas, pagdating pagkagaling sa trabaho, eh, diretso doon sa kantina, eh. Di pa uwi na, ganito. Ito yung salamin na ito. Diyan siya gumagamit ng salamin. Hey, wala ko dyan. Kilala niyo kung sino ako? Tapos pag naglakad siya, tinatahi yung kalsada, yung mga masalubong ng tricycle, sila ang umiiwas, pumupunta sa kanal. Di lakad siya lang ganyan, oh dito, lakad, pabalik-balik siya, yung pag-ganon-ganon, hanggang sa, ay, bahay namin, hanggang makauwi ng bahay, pagdating sa bahay, may pagkain! Siyempre, hindi makataan, makaimik yung asawa, dahil lasing eh. As spirit na nangalak, ang lakas niya eh. Lahat ng madaanan, bumabagsak, kahit kurtina, natatanggal eh. Hanggang sa makarating sa kulen, kasi kusina, o lagpak yung ano, bagsak yung ano, yung kaldero, dahil hindi makontrol yung sarili niya, pero ang lakas. Yabang, nasaan ang pagkain? Pagbagsak ng kaldero, walang pagkain. Walang pagkain? Pinisibihin, wala rin ulam. Walang ulam, hindi, natulog na. Pagising sa umaga, nakatayin na sa iwan. Okay? Kasi siguro, nakinumotang ganun, sabi niya. Tapos, o ano? Biglang bumayin. Wala! Ibig sabihin, wala rin ulam. Wala! O saan ka pupunta? Tutulong na, wala pa rin pagkain, walang ulam eh. Bumabait pagka nahimasmasan. Kasi yung espiritu ng alak na nagdadala kanya para tumapang. Hindi po yung espiritu ng alak na dapat magpatapang sa atin. Yung espiritu po ng Diyos ang dapat magpatapang sa atin. Dapat matapang tayong humarap sa problema. Dapat matapang po tayong mag-share ng salita ng Diyos. Dapat matapang po tayong harapin yung mga taong nakasakitan natin. Kaya nating humingi ng tawad. At kaya nating magpatawad. Amen po ba? Amen. Yun yung matapang. Yun yung courage na sinasabi natin. So number 3 po, dali lang po tayo. You will protect your mission and not your position. Sabi niya dito sa 1 Corinthians 16:13 to 14, you will protect your be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. Kailangan yung pag-ibig lagi ang lagi nating sandata. Kahit marami pong mga nangyayari sa buhay natin, minsan nasa posisyon tayo, titirahin ka ng kaaway para mawala ka sa posisyon. Pero hanggang sa masigira yung karakter mo, pero nandun ka pa rin sa posisyon. Dahil mahal na mahal yung posisyon. Pero ang nais po ng Panginoon dito, alagaan natin yung mission. Once na tinawag tayo ng Diyos, once na tayo nakakilala sa Panginoon, meron ka ng mission. Anong mission natin? Makakilala yung mahal mo sa buhay. Makakilala yung pamilya mo. Pero paano kung sira yung ating
pagkatao. Sira yung karakter natin sa harapan ng Diyos. Paano natin sila mamuhin? Paano natin matutupad yung mission? The devil will attack those who are serving God, especially when you are leading people to Christ. Yan ang trabaho ng Diablo. Pag masaya ka, ayaw ng Diablo, masaya ka. Pag may ginagawa ang Diyos na miracle sa buhay mo, ayaw ng Diyos yun. Nais ng Diablo na mawala ka sa Kristiyon, iinisin ka hanggang mag-rebelde ka. Yung nais niya. When Jesus, ito naman yung tandaan po natin na kahit anong ginagawa sa atin ng kapwa, isipin natin yung ginawa ng Diyos sa buhay niya nung siya ay nagmi-ministry pa dito sa lupa. Naalala niyo yun, nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, di ba? Pinuntahan siya ng lahat ng mga tao doon at hinuhuli siya ng mga minsan. Tapos hanggang sa tumuli yung dugo at pawis niya. Dahil darating na yung kanyang yung panahon niya para itakot na siya sa krus. Pero nandoon siya, dinuraan, nilagyan ng korona ng tinik, pero hindi siya gumanti. Yun ang nais. Hindi ang example ni Jesus Christ na dapat natin. Huwag natin gagantihan ng masama ang masama. Gantihan natin sila ng mabuti. Pero alam niyo, kayang-kaya ng Panginoon na lipulin lahat ng mga taong yun. Pero hindi niya ginawa. Masunod yung nais ng Ama para sa Kanya. Isipin niyo po, isang legion of angel, 6,000 angels ang isang legion. Isang legion lang yun, ha? Pero an angel can kill 1,000 soldiers. Isang angel lang yun. Kung kukumputin mo, yung 6,000 na isang legion na pinadala ng Panginoon, tapos tigwa mata, hindi ko yata kaya kumputin ito, legion na ito, ha? Kaya niyang pumatay, pero kayang ipadala ng Diyos, pero hindi niya ginawa yon. Dahil sa pagmamahal niya sa tao, nais pa niya yung mga tao na sa paligid na yan ay magkaroon pa ng kaligtasan. Yun ang dapat ang tingin natin sa tao. Pag kami mga tao nang iinis sa atin, ang tingnan natin kung paano siya magkakaroon ng salvation. Pray to God. Iniinis sa tao. Pray to God. Pwede ko bang tawagin sa iyong brother, paborito ko tayo. Isang virus na mataba. Hindi ko nadalit. Meron akong illustration na gabi. Eto. Handa ka bang magbasa?